Hello, mga kamami jumps. Welcome back to my channel. So long time no vlog dahil busy ako sa aking racket these days. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo yung mga ways and tips kung paano kumita ng pera as a full-time mom habang nandito lang tayo sa ating mga pamamahay or compound. Kung ikaw ay interested sa video na to, please watch, like, share, and subscribe para maging updated ka sa mga next vlogs ko. So hello mga mommies! Lately nga naging busy ako sa aking racket as a mommy. So ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. And this time, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pinagkakaabalahan ko these days kung paano ako nag-earn ng income as a full-time mommy kay Baby Ara. So, first of all, naging busy nga talaga ako full-time sa aking sari-sari store habang nandito lamang po kami ni Baby sa aming bahay. So, ayan, since nag-resign na ako sa aking trabaho as an audit clerk dati sa aming company, talagang nag-focus na ako sa pagtitinda. So, ayan, full-time mommy habang full-time tindera rin ako. So, parang double ways po para maalagaan ko si Baby as well as kumikita habang kasama ko siya 24/7. So, yun talaga yung pinaka-source of income ko ngayon, yung sari-sari store. And so far, super nag-e-enjoy po ako dahil almost 3 years na po. Malapit na akong mag 3 years bilang isang tindera habang magiging 3 years old na rin yung aking anak. And so far, nag-e-enjoy po ako bilang isang tindera dito lang sa aming bahay. Diyan sa harap ng aming bahay, nakatayo ang aming store, Aramina Store, pinangalan ko sa aking baby. So, dun talaga ako kumukuha ng aking income lately. And sapat naman po iyon para makapandagdag sa aming mga expenses dito sa household income and expenses as a family. Yan, nakakatulong naman ako kahit papano kay daddy sa mga gastusin dito sa bahay. And another ways na ginagawa ko as a full-time mom is yung aking hobby, which is printing services. Ayan, mahilig po ako mag-print. So, nakapagpundar na nga ako ng isang printer, which is Epson L6290, nung nag-open ako ng store. So, ayan, kumikita nga siya dahil may tindahan ako. Marami ring mga estudyante, tapos mga ibang workers na nagpapa-photocopy, Xerox, print, lang mga projects, ganyan. And then, sinamahan ko siya ng mga IDs. 2x2, 1x1, mga requirements nila. And, ayan nga, malaki rin namang naitutulong nito dahil marami na rin po akong napundar na iba pang gamit ng printing services. So, ayan. 2 years na nga ako sa printing services. Magti-3 na rin. And, nakabili rin na ulit ako ng isa pang printer, which is Epson L5150, I think. Ayan, yung pigment ink na siya. Kaya, mas lalong na-enhance yung pag-preprint ko ng stickers and photos. Ayan, pinasok ko na nga rin yung pag-preprint ng sa Sintra boards. And so far, ang laki ng kita dun, mga mamis. Kahit nandito lang ako sa bahay, ayan, pumapaldo tayo minsan. Kasama ko si Baby habang nag-preprint, gumagawa ng mga souvenirs, ganyan. Dahil hobby ko siya, hindi ko akalain na kikita pala ako habang ginagawa ko yon. Ayan, bukod sa sari-sari store, printing services dito lang sa aming bahay, another is, pinasok ko na rin yung pagiging affiliate sa social medias. Which means, sa mga orange up, ganyan, trinay ko siyang subukan. And kaya nyo rin yan, mga mami. Sa Shopee, mag-share ka lang ng mga link, but first, mag-apply ka bilang affiliate. And then, trinay ko sa pinakabagong app ngayon ng, ayan nga, kagaya rin siya sa Shopee, yung Temu. And nagulat ako dahil ang laki pala ng commission and referrals doon. Hindi nyo ba akalain na naka-withdraw na ako ng 5-digit income sa loob lang ng wala pang 1 month, mga mi, actually. Trinay ko lang mag-share ng link, mag-refer sa mga social media accounts ko, FB, ganyan. And laking gulat ko talaga, kumikita ako habang nandito lang ako sa aming bahay. And ayan nga, binibilan ko si Baby ng kanyang mga gamit. And fourth tips ko po is gamitin natin talaga yung power of social media. Dahil post ka lang ng post ng mga items,
For example, may product ka na nga, kagaya ko, tindera. Yung ibang mga products ko, pinopost ko talaga siya online, lalo na yung sa printing services. So far nga, ang pinakamalaki kong products na natatanggap is yung Sintra Board Photo Customized. Ayan, meron din akong ginagawang mga Memorial Sintra Lapida, Baby Milestone. And laking gulat ko nga maraming customers na nagpapagawa sa akin. At nasanay na rin ako na may income na pumapasok bilang isang full-time mom. Hindi ko akalain after ko mag-resign, kaya pa rin palang kumita. And alam nyo ba mga mami, mas malaki pa ang income ko ngayon kesa sa opisina. And ayan na nga yung iba ko pang mga nabili. Ayan, sa pagtitinda lang, nakabili ako ng cabinet sa aming kitchen. Saka iba pang mga kitchen utensils, lahat po yan napundar sa pagtitinda ko lang. At saka sa mga racket ko bilang isang housewife dito sa bahay. Ayan nga. And for another week pa nga po na pinagkikitaan ko ng extra income is eto nga ang pag-vlog. As a full-time mommy, nag-start ako nag-vlog dito sa YouTube nung kapapanganak ko actually, naging active ako sa pagpo-post. And hindi ko akalain na nasa mga 4 digits pataas and hopefully maging 5 digits rin po ang na-earn ko dito kay YouTube. And laking pasasalamat ko talaga bilang small time vlogger na nakakapag-generate po talaga ng income dito sa YouTube. Thank you mami sa mga viewers ko at saka mga followers. Please like and subscribe. Thank you. Maliban sa pagkuha natin ng mga income ng mga mister, ayan, tulungan din natin si mister sa kanilang mga work and ipag-pray natin sila lagi para dumami pa yung income ng ating family. So ayan, may business nga rin po si daddy ng buy and sell and ako yung number one supporter niya. Dahil may social media rin ako, maliban sa kanya, pinopost ko rin po yun ng pinopost and hindi po namin akalain ang dami na pong customers ang tumatangkilik sa pagbibenta po niya ng mga second hand motorcycles. So mula nga po nung nagka-baby kami, nakapag-sold na po siya ng mahigit 60 units in 2 years. So, eto nga po yung mga income na pinagkukuhanan namin. And most of all, ako po, kahit na inaalagaan ko si baby, pinapalaki ko siya habang kumikita rin ng pera. So, ayan nga mga mommies, marami pang ibang ways dyan para kumita ng pera. Meron din pala kaming mga pet, Labrador, Retrievers, Husky, pinag-breed po namin siya and marami rin po akong clients ng stud fee. So, alam niyo po ba yung stud fee? Yung magpapa-breed po yung ibang clients natin na may mga dog po na kasing breed nung dog natin, ayan nga, maliban sa pet lover po ako, kumikita rin po ako kasama ng mga pet ko. Yung Labrador Retriever ko, pinapa-breed ko sa ibang mga aso rin po. And ayun nga, syempre may stud fee na tinatawag, iba rin po yung puppy share, pwede ka rin pong kumita sa pagsusold ng mga puppies, ayan, na naproduce natin. So ayan nga mga mamis yung aking mga tips. Bukod doon, ang pinaka-tip ko sa lahat yung power of social media. Totala, sa bahay lang po tayo, phone ang ating ginagamit mostly habang kasama ang ating mga baby, gamitin po natin yun. Meron pong power of social media na tinatawag sa pagbebenta, pagpo-post ng product. Hindi po yung mga chismis ha. Mga marites naman po yung mga pinopost natin. Wala po tayong makikita dyan. Char! So, ayun yung mga mamis, natutuwa lang ako dahil akala ko noon, nung naging mami na ako, is mahihirapan talaga akong kumita ng sarili kong income. Hindi kasi ako sanay yung humihingi lang talaga or umaasa. Although, nagpro-provide po yung mister ko and hindi niya pa rin po kami pinapabayaan. Siya yung main provider ng mga meals and monthly expenses dito sa bahay. And ina-assist or backup lang po yung kinikita kong income. Ayan, pang gala namin nila baby, pang vacation, o at least nakakatulong pa rin ako sa kanya. And saka syempre, maboost yung confidence natin bilang mga mami. Hindi lang yung andito tayo sa bahay, nag-aalaga. And very proud naman po ako dahil bilang full-time mommy, kasama ko si baby and nakakatulong din po ako makapag-provide. So ayan na nga mommy, hanggang dyan na lang po. Kung may natutunan po kayo sa video na to, pwede nyo rin pong i-apply sa inyong mga buhay.
Hanggang dyan na lang po. Bye!